Solo guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share. At ilalagay natin to sa playlist. Si-save natin sa playlist. Yan, parang album dyan. Yung tungkol about sa money, kasing last na akong topic eh. About naman sa relationship. Talagang bago ka papasok din sa relationship, dapat mastery ka muna ng pera. Earning money. Ang to handle relationship, di ba? Bago ka muna magsasabak sa relationship, pagdajowa, pagkaanak, dapat may pera ka talaga. Dapat master ka sa pera, hindi master sa pangliligaw una. O, master pa tayo sa pagbisyo at saka pag ano, hindi nag-iipon, master lang tayo sa mga galagala, happy-happy. At master lang sa walang ginagawa, siyempre, ang mangyayari dyan, masasaktan, kawawa yung pamilya mo, sa kawawa sila. Kasi, sabihin mo, may sweldo naman ako eh, ganito. Hindi talaga sapat yung sweldo mo. Talagang mahabang panahon na single ka muna bago ka muna relationship. At master ka sa pera, nag-iipon talaga. Sabi mo, imposible naman yung sinasabi mo. Hindi naman siguro totoo yung sinasabi mo. Nagawa yan sa mga Amerikano. Mga foreigner, di ba, tignan mo. Hey, lady, excuse mo na. Nagwawashing kasi. Yun lang ang dahilan na tayo. Inasahan lang kasi sahod, buwan-buwan, araw-araw na sweldo. Siyempre, na napaaga kasi, yun pa lang kakasimula na pagtatrabaho. Ang mangyayari sa'yo, mahirapan ka lang. Hindi naman sabi kung negative ako. Hindi talaga siya, excuse me, Nuberi. Hindi talaga siya reality. Hindi talaga siya reality. Hindi talaga siya makatotohanan na idea. Sabi lang kasi nila na hindi daw totoo yung idea ko. Ano daw, parang ganun nga ang sabi nila sa akin. Pero hindi ko naman i-down yung sarili ko dahil sa sabi nila. Siyempre, paninindigan ko yung mga sinasabi ko, yung paniniwala ko na totoo talaga. Amerikano, Amerikano, sa ano ko maniniwala? Sa Pilipino o sa Amerikano? Doon ako sa mga Amerikano kasi may pera yun eh. May mga pinaghandaan yun ng mahabang panahon. Yun lang din na sila sa relationship. Pumasok sila sa relationship. Mas sweet sila at saka mas magalang. At may pera. Hindi ko naman didadown ang mga Pilipino. Mostly, gagayahin natin sila, nagagalangin ang babae. Kasi ang may sakit kasi natin na iba-iba lang eh, di ba? Iba-ibang syndrome. O pag may problema dito, hanap naman ng iba. Pagkatapos, ayaw naman ng iba. Yun lang din ang problema sa iba na tayo, di kasi hindi handa sa financial. Bago natin magka-financial, pera talaga, ay ano talaga yan? Pag-iipon at saka pag-aaral. Hindi natin yan matalon agad sa relationship agad. Di ka muna dadaan sa business at saka hanap buhay. Saka sa pera, money mastery. Mahirapan tayo dyan kung diretso ka. Then, bababa yung level natin kung magbibisyo pa tayo, nag-chicks pa. Hindi tayo marunong makontento sa isang babae. Hindi pa tayo religious. Mas mabababa yung quality natin, yung pag-value natin, yung halaga natin na bilang isang tao. Kasi, magiging mababa siya kasi hindi mo alam paano mag-handle. Sa kanila lang, araw-araw, kain lang ako, bahala ng babae niya, asawa, sexuality lang, skanda lang iniisip nila, yun lang iniisip nila, bahala na. Wala silang kinabukasan na iniisip nila. Eh, yun naman talaga eh, marami namang nagbibisyo-bisyo eh, yun lang naman nila. Kung believe ako sa mga taong na-control nila ang bisyo nila, I salute you. At inuna mo yung pamilya at sinunod mo yung Bible. Ang sabi sa Bible sa Ten Commandments na si God Yahweh, di ba? Mas saludo ako sa iyo. Kasi kinaya mo yung temptation. Kinaya natin yung mga yung totoo at tapat sa asawa. Yung talagang ideal life. Kasi kanila proud na sila eh. Madami akong natikim na babae. Kahit sino, may bisyo ako, pero walang ipang mayabang yan. Ngayon lang yan mayabang. Pagdating ng panahon, yun ang magkakasakit, magawawa, at makasakit, mamatay lang din. Walang mag-claim. So, hindi naman natin gusto, ganun ang buhay. So, yun lang talaga na ipinagmamayabang pa nila yung mga kasamaan na ginagawa nila, di ba? Hindi nila i-prevent. Hindi na nila dapat iiwasan. Sa kanila, yun ako, diba? Hindi mo ako mababago, ganun na talaga ang bisyo. Believe ako talaga, bihira lang talaga ang tao. May kunting
Beauty, kunting tao lang ang nakikilala kong nagbisyo na nalimutan nila, na control, na stop nila, bihira lang. Siguro sa 1,000 mga 2 lang ang taong kilala ko o nakilala kong natigil nila talaga ang bisyo. Mahirap talaga siyang i-stop. Talaga. Yun lang din na, Lay, niluto, Lay. Pamangkin ko, nagluto kasi iniwan niya, Lay. Oh, estimate yan. Yun lang din ang ano, problema na kapag pumasok ka sa isang sitwasyon, isang bagay na di mo alam, hindi ka nag-aaral, disgrasya talaga yan. Expect, walang matinong lalaki o babae dyan kung ganun ang ginagawa, kalukuhan, bisyo lang, hindi nagsiseryoso sa aaral, hindi nag-iipon, hindi nagpaplano kung anong hanap buhay, magda-drugs-drugs lang. Kung ganun ang kasama mo, mahirapan ka talaga. Masasaktan ka lang. Mabibigo. Yung tawag lang dyan, spoiled. Spoiled brat. Paano lang yan. Pasawain bata. Yun. Yun ang maasawa mo. At matanda na, binata pa rin ang isip at ugali. At damdamin. Parang bata lang. Wala lang. Sorry sa nasasaktan, pero hindi naman ito lahat. Bali, kung tayo generalize lahat, di ba, na yung common talaga, yun ang iniiwasan kong bagay, yun ang ginagawa. Hindi lang tayo sa kamera, kahit sa likod ng kamera at saka sa totoong buhay, na ako, hindi ako ganun ang sinasabi ko, minimension ko, yun ang hindi ako nagkasawa ng maga kasi hindi ako basta bubutsukin lang, mga bababang level lang. At least binabaliw ko yung sarili ko na hindi ako ganun ng mga sinasabi kong babaero, nangiinom, ano pa, nagbibisyo, diba, nagda-drugs, nag-aalak, sigirilyo, o nag-chicks, o gumagawa ng kasamaan. Hindi naman tayo ganun. At religious tayo. At nagre-ready lang talaga ako. Hindi lang ako talaga mapili na. Kasi hindi ako magaling magsalita dati eh. Pero meron talaga akong paninindigan. Kung may mga naibigan sa akin, talagang hindi nila talaga ako madadala. Kasi mostly nga, kaibigan ko na hindi religious, pala inom talaga yan, pala bisyo. At kahit sino lang relationship. Pero once na nakilala kong relationship, may religious, barang konti lang, pero mahirapan pa rin magbiging righteous, tawag ito, gawin ang tama sa sarili, nahirapan sila. Alam nila ang Bible, alam nila ang religion, pero konti lang talaga kasi natatakot sila kasi gusto nilang nasasabay sila sa karamihan. Nasasabay na nagkakabitan dito, religious nga eh. Maghanap ng ibang chicks, hindi nila pinanindigan, hindi nila pinapromise yung pangako nila. Pangako, hindi kita iiwan. Yun naman talaga ang sabi ng ito yung mga kanta, di ba? Pero yun nga, pangako ngayon sa simba, di ba? Ay sa kasama mo eh, di ba? Sa mahal sa buhay mo, pero pwede pala yung nawawala. Pero sa akin, kung may pinangako tayo, depende sa pinangakoan mo. Pero kung pinangakoan mo, nangako ka din, masama pala yung ginagawa mo, pwede yun ma-void. Pwede mawala yung pangako. Kung nangako ka sa tao din, masama yung ugali. At hindi gumagawa ng tama, pwede yun maalis. Pwede mawala yung pangako. Promise can be broken if the situation is na condition. Pag pinangako mo, wala pala yung, hindi pala yung nag-iisip ng tama, di ba? Kung ganda lang ang inisip mo at hindi inisip yung ugali. Paano mo maanin yung maganda kung masama ang ugali, di ba? Hindi matured, di ba? Hindi naghahanda, hindi alam anong gagawin sa buhay. Wala yun. Maraming ganong maganda lang, guwapo pero walang laman ng isip, parang CD lang pero walang laman, hindi siya makalabas kung anong gusto niya, anong plano at pangarap at gusto niya sa buhay. Wala silang plano, sa kanila lang display lang, di ba? Para mga anghel, para mga estatwa na ang pugi-pugi, ang ganda-ganda, pero wala silang panuntunguhan. Ang tunguhan lang sa nila, sarili lang nila ang ina-idolize. Pero about sa Bible, kung sisermonan mo yan sa Bible, kung sisermon mo yan, wala. Yun lang yun. Kasi mayroon din akong sarili. Yung mga ganong ugali na mas perfect ako. Hindi lang nila sinasabing harap-harapan. Pero
mostly may mga taong ganun na mas perfect pa sila kaysa Bible. Hindi naman natin, iba-iba kasi naman talaga ang tao, iba-iba naman na talaga ang quality. Hindi lahat tayo pare-pareha. Naintindihan naman natin yan, pero sabot sa relationship, talagang matalino talaga tayo pumili. Yung mature, yung family background, nakikita mo talaga, nagkatalino ng galit, saka yung walang alam sa relationship, kasi ang relationship, pinag-aaralan aralan din yan, being studied din yan. Hindi yan basta ano lang kilig-kilig, di ba? Hindi mo mababasa kung tamang tao ba ito o hindi. Baka umibig ka na sa maling tao. Baka sabihin mo, wala na siguro tayong mapili dyan kasi lahat ng tao nanginginom eh, nangangalak eh, nagsisikirilyo eh. Hindi naman lahat. Yung religious. Pero maligurado tayo, mamimili tayo. Kasi bakit ako stricto at namimili? Kasi hindi ako gano'n na tao. Hindi ako nagbibisyo, hindi ako nag-aalak. Wala akong ginagawang kalukuhan na gano'n. Kahit magsama pa, kahit may mga CCTV pa akong maghanap sa sarili ko, wala naman talaga akong mga kalukuhan ginagawa. Kasi hirap ng buhay eh, magawa pa ako ng kalukuhan. Di ako lang mapapahamak. Ako lang pagtatawanan sa kakilala ko. Kasama ko dito sa bahay, ba? Kapamilya. Diba? Mga kapatid. O, diba? E sino bang maniniwala sa tao sa akin? Balilo, siguro maniniwala sa akin. Pero, hindi ko naman sasabayan ko yung sarili ko kasi akala nilang tama sila. Akala lang nilang isip yun. Isip lang nila akala tama. Pero, sa isip lang nila yun, hindi lahat ng uso ay tama. Tama ba yung nagganakaw? Tama ba yung nagkakabitan? Diba? Tama ba yung hiwalayin mo yung asawa mo? In the first place, doon pa lang sa una pa lang, kilalanin mo na, at least, wala naman mali ang magmahal. Tama lang. Ang importante lang tama ay, mahalin ka sa tamang tao, nagmamahal sa iyo. Hindi alam ang magmamahal, diba? Para rin siyang kaalaman, knowledge din siya ang buhay about sa relationship. Kailangan mo din master ka sa pera, about sa pagbibili ng tao. Kailangan mo mag-manage ng pamilya, diba? Importante yun. At mga emergency, mga sakit-sakit, 'di ba? Mga disaster. Talagang multi-talent ka, matalino ka, 'di ba? At may pera ka, may negosyo. Hindi naman sabihin na arte mo naman, talagang may pera mo, may negosyo at pera mo muna. Try mo pumasok, wala kang hanap buhay, sige. Tignan natin kung makasurvive ka ba sa bilihin ngayon na sobrang mahal ngayon, 'di ba? 'Yun lang din ang hindi ko naintindihan na parang wala nga libro, di ba? Hindi nga nagbabasa, hindi nga alam ang buhay, hindi nga nag-i-interview. Sa kanila lang, pag mag-aalak na ako, tama na, perfect ng buhay ko, di ba? O parang relax lang, parang relaxan lang, parang ipikasit lang yung pagbibisyo, di ba? Parang pangpakalma lang yan sa kanila. Pero, sana, yung sweldo nila. Yun lang, kasi once matali ka sa bisyo, hindi ka makabuo ng pamilya. Mahirapan ka mag-sustain, lalo na sa sweldo ngayon. Sa buhay ngayon, mataas ang bilihin, mababa ang sahod dito sa Pilipinas. Okay lang sa ibang bansa, pero dito kahit anong sipag mo, kahit anong ipon mo, makunti lang talaga. Hindi talaga siya, yumayaman lang mga negosyante lang talaga. Pero hindi naman natin sila kukontrahin, ang importante lang, ha? Yung nagdinegosyo sa bisyo, yun lang yumayaman. Ba, ilang tao ba, siguro sa ngayon, mga 10,000 na tao, mga 1,000 lang siguro hindi nagbibisyo. Libiro mo, 9,000. 8 out of 10,000, 9,000 addict sa mga bisyo. O 1,000 lang ang matinong tao ngayon. Mahirap, mayaman, o middle class person. Lahat talaga naghawak ng red horse. May sigurilyo talagang bit-bit yan. Kahit wala lang nga sa TV, di ba? Malakas na eh. Lalo na kung nakikita ba mostly sa TV. Di ba? Yun lang din ang problema sa iba na hindi lahat na nakikita ko ay mo ay tama. Diba? O hindi ka ba nasasaktan kung naghanap siya ng iba doon? May nagsama-sama na ganun. Talagang association. Mga magawa ng kalukuhan, nangangagabit, nangalak, nagbibisyo. Sama-sama na yan. Bali nagkakasundo din sila kasi pare-pare sila maugali. Pero yung mga hinanap mong mga matitino, maayos na tao, may galang at respeto, para sa akin, bihira lang yan. Kuro sa
isang batch na school. Ako rin siguro nag-isa sa tabi sa school. Hindi naman ako sa walang kaibigan. Talagang hindi ako gumagaya at sumasabay sa kanilang kalokohan. Hindi talaga ako, sabi nila, killjoy daw ako, KJ daw. Parang naparinig sila sa akin. Hindi ko naman naintindihan yung sinasabi nila. Parang old, inosente, luma at saka inosenteng tao ako at saka ignorante sa buhay. Mabuti na lang ganun ako, pero hindi ko gagawin ang kalokohan. At least, papaparad ko yung sarili ko na hindi ako talaga ganun na kahit sino-sino na lang babae tinitikim, kahit sino-sino na lang kalokohan, hindi tayo ganun. May konsensya at awa sa ako sa kapwa-tao. Religious ako, hindi ako pa ganun-ganun. Hindi lang talaga ako mayaman. At least may pangarap. Ang tante lang dito na tayo, hindi tayo gumagawa ng kasamaan sa kapwa-tao. At ako, nakitira lang ako dito pero sa kapatid ko. At least pinag-aral, di ba? Pero, tinulungan. Pero hindi ako tinutulungan, mag-aabuso ako sa sarili ko, magawa ako ng kalukuhan kasi sino lang naman ako para gawa ng kalukuhan, di ba? Parang ipakumbaba, I humble myself na hindi ibig porket nga ganda ng buhay ko, magmayabang na ako sa sarili ko, na ganun na talaga ako, hindi ko gagawin yung mga ganun kasi naalala ko yung mababang pinagmulan ko, yung mga low level service ko, low journey ko, yung mapayat ako, masakitin ako dati, wala pumapansin, di ba? Kasi alam ko naman na wala, hindi naman ko papansinin ng mga babae kasi alam ko hindi naman ako attractive. At least alam ko na yung sarili ko, kung sino ako at anong ginagawa ko. Hindi ako na basta ano lang. So, like, subscribe, comment, share, have a peace, love you all. At dito lang muna yung video natin sa relationship. So, thank you so much po. Ay, ano lang muna. Pang-apat na video. May dalawa pa tayong video. So, about sa relationship, money din. Thank you so much po. Have a peace.